Medyo na disrupt lang po tayo, pero tuloy po natin. Nasa institutions pa rin po tayo. So, ibahagi lang po natin uli yung ating slides. So, kagaya po ng prominent personalities, may pangalan din po yung ating institution. So, kung merong background information, ilagay din po natin kung saan po muli po, nandito pa rin po tayo sa Cultural Institutions, Module 9. At tatapusin po natin ito sa LGU Programs, Activities, and Projects. So yung form natin ay pakilabas po yung natin pong form number 6. So kanina po ay form number 5 para sa personalities at form number 6 para sa institution. So yung una pong bahagi ay background information. Ilagay po natin kung ano pong bayan o lungsod. Ilagay po natin kung saan lalawigan. At ilagay din po natin kung ano po yung kalsada o kalye at yung gusali. So kahit hindi na po yun natin mga longitude at latitude. So kung meron po tayong bago at lumang larawan, isama po natin yung harapan kung nasaan yung tanggapan o yung opisina at yung logo at kung ano po yung mga ibig sabihin ng mga simbolo o sagisag nito. Kanina meron po mga larang kung saan po prominente yung personalidad. Ngayon naman po ay meron naman mga type o klase ng cultural institution. So kung silid-aklatan, kung museo, paaralan, o gallery at iba pa. So tuloy po natin, meron din pong narrative description pero medyo iba po ito. Wala pong biography ang institution pero meron siyang description ng mga significant milestone. Ano po yung mga mahalagang pangyayari sa kinatagal-tagal na panahon? So mula po sa simula ng pagkakatatag nitong institution na ito, eh, tukuyin po natin yung mga naisulat na kung may souvenir program, kung saan po yung kanilang mga advocacy o adhikain, kung ano po yung kanilang mga sinusulong at mga publikasyon kung may mga programa. Baka nakasulat po yung kanilang mga polisiya, yung mga proyekto at saka yung mga gawain. At kung tagumpay po yung kanilang mga proyekto sa restoration o sa rehabilitation at protection, kung meron din pong adaptive reuse, edi mainam po. At engagement in heritage management po ng mga programa kasama ang lokal na pamahalaan. So magkahiwalay po uli yung stories and narratives. So tanungin po natin yung mga dating empleyado, yung natulungan, o yung mga nakakilala po dito sa institution na to. At kagaya po kanina at kagaya din po ng iba natin mga form, ang significance po natin ay yung mga sumusunod: historical, aesthetic, economic, social, political, o spiritual. Unahin po natin kung ano yung pinakamahalaga, pinakamabigat, at isunod na po natin yung hindi masyado mabigat hanggang doon sa hindi mabigat na kahalagahan. So medyo naiba lang po dito ay yung ikalimang bahagi, assessment of the institution, parang conservation status po to. So tinatanong ko ano po yung kalalagayan o status, condition. So makikita natin to sa pulisiya at kung ano po yung nangyari na pag-unlad, kung ano po yung kanilang mga estratehiya at mga programa, kung meron po kayong makukuha na organizational na struktura at kanilang kasapian o membership, mainam po. At kung meron pong iba pang mga mapapagkunan o resources, mas maganda po. Pangalawa po, meron din mga constraint, threats, issues, and challenges. So, alamin po natin kung ano yung dahilan kung bakit tumigil na o nahihirapan na magpatuloy ang institusyon. At kung wala naman, hindi paliwanag lang natin na wala at patuloy na
malakas yung institution. At panguli, ano yung mga sukatan at paliwanag sa pagpapanatili ng pamana. So, tingnan natin yung mga ginawa nila para magkamera suporta sa pagpapanatili ng mga elementong pamana. Kung meron din silang ginawa para ma-safeguard o ma-proteksyonan ng mga elementong pamana din. At panguli, kung ano yung ginagawa nila para mapanatili o para sa sustainability ng mga institusyon. At panguli, yung mga CP lang ng mga nakalimbag na mga mapapagpunan. So yun po yun, module 9, tungkol po sa form number 5 o prominent personalities at form number 6 para sa mga cultural institutions. So yung mga natukoy po dun sa ibang forms na halimbawa dun sa intangible cultural heritage na mga culture bearer o yung mga informant dun sa natural heritage, kung siya lang na nakakaalam ng mga flora, ng mga fauna, o siya po yung mga involved doon sa paggawa ng mga built heritage, o sila yung mga nangangalaga ng mga movable heritage, kasama po yun sa personality. At para naman sa mga institution, kung meron po mga hindi napasama doon sa built heritage, halimbawa yung paaralan o yung simbahan, kung hindi po sila kasama na 50 years yung struktura, baka kasama po sila sa institution. So, palagi't-palagi bumabalik po tayo at dito po tayo matatapos sa local government at local government din naman po ng Sofronia Española sa Palawan ang humiling ng pagsasanay na to. Kaya ang inyong wish ay granted at ang pinakahuli niyan ay makita yun inyong mga programa, gawain, tsaka proyekto sa huling tatlo o limang taon. So, papaliwanag natin kung ano struktura ng mga lokal na pamahalaan. So, mula sa lalawigan, sa mga lungsod, sa mga bayan, hanggang sa barangay. So, ganito din po yung composition natin ng mga mappers mula sa unang araw hanggang sa huling araw. So meron tayong mga taga-barangay, meron tayong mga taga-munisipyo. Kahit po yung mga kasama natin na katutubo, meron din po silang pamamahala o pamamalakad o pangangasiwan ng kanilang mga gawain pang araw-araw. Kahit po sa paaralan, meron din yan pamamahala. So tingnan po natin kung saan po mga tanggapan o opisina, sangay, tayo makakakuha ng impormasyon. So, una-una ay siyempre sa ating pinuno o sa punong bayan o sa punong lalawigan. So, siya yung tagapagpaganap, executive. At ang mga gumagawa naman ng mga batas o ng mga regulasyon ay yung ating mga mambabatas. So, nandiyan ang mga konsehal, nandiyan ang mga kagawad. So, sa Kongreso, nandiyan ang mga kinatawan at sa Senado, yung mga senador. Tapos meron din po mga special na mga sangay ng gobyerno. At syempre kung wala po ang tagapagpaganap, meron din pong naiiwan na tagapamahala o administrator. So lahat po ng mga proyekto, programa, gawain ay hindi tatakbo. Wala pong budget o katumbas na kaperahan. So kailangan po ay lagay po yan ng budget na aprubahan ni Legislative Council at lalagdaan din po ng local chief executive. At dadaan po yan at kikilatisin ng administrator sa rekomendasyon po ng special na body. So yan po ay sinisinop at nilalagay sa mga plano katulad ng investment plan, yung mga development at planning, yung mga PPMP at mga line item na budget. So inahanda po yan ng planning and development na office. O sa ibang tanggapan po siguro ay planning office lang o planning and development office sa iba naman. So yung mga archival na records, yung mga matagal ng mga dokumento sa kasal, na dyan naman yan sa civil registry at ang namamahala dyan ay civil registrar.
So, ganun din, kasama din natin sa kultura, gawaing pangkultura, yung mga taga-tourism office o tanggapan ng turismo. At muli, dun sa natin mga natural heritage, yung likas na pamana, so magtatanong din tayo sa mga menro o sa mga senro o sa pendro, yung mga provincial, municipal o city environmental office. At ganun din, kung tungkol naman sa mga paghahayupan, sa mga pananim, sa mga isda, yan, tatanong din natin sa agriculture office. At para gumana po ito lahat, kung kailangan natin pumunta sa isang lugar, papunta sa ibang lugar, o kailangan natin ng mga supply sa opisina, nadyan po ang general services. At pagpunta po natin sa mga barangay, kailangan natin makipag-ugnayan sa barangay affairs office. So, at iba pang mga opisina, kagaya po ng mga special na body. So, muli po, nandiyan na po ang walang kamatayan na RA10066, so National Heritage Act of 2009. At nandiyan din po ang ating DALG, at meron po silang LGU code, at meron po yan General Welfare Clause. At yung pong ating mga planners at mga environmental planners at mga urban planners, sila po yung nagtutulong para gumawa ng comprehensive land use plan. At sa mga paaralan ngayon, kailangan na rin po ng tinatawag na LUDIP o ng Land Use Development at Investment Program. So pangmatagalan po talaga na plano, pang 5 taon, pang 10 taon. At syempre, nandiyan din po ang kagawaran ng internal at local na pamahalaan o DALG para gabayan po yung ating mga local government. So lahat po ng mga opisina na to ay check. Pag yan po ang mga hinahanap natin, depende po kung anong mga impormasyon at datos yung natin makukuha sa kanila. Lahat po yan ay dadaanan po natin. So lipat lang po tayo ng slides. So huli na lang po na paliwanag to. Babalik po tayo doon sa ating pinakang Biblia, yung ating toolkit. So para lang sa huling bahagi. So ito pa rin po yung ating cultural mapping toolkit. Tapos ito po yung ating mga nilalaman. So ito po yung mga dinaanan natin, yung module 1 na cultural heritage at module 2 na cultural mapping, at yung pong ginawa po natin na 2, 3 at 4 na mga pamamaraan at proseso ng cultural mapping hanggang sa mga ethical na protocol. So nandito na po tayo sa dulo sa pagmamapa ng civic heritage and cultural programs of local government units. So ito naman po ay anytime pwede nyo pong balikan. So mag-sample lang po tayo. So ito po yung mga sample ng significant personalities and cultural institutions. So yung mga prominenteng mga personalidad at yung mga cultural na institution. So ito po yung isa. Si Maria Evangelista Carpena. So nakalagay po dyan yung background information. Well, patay na siya. Nakalagay po yung date of birth at date of death. Tapos kung hindi nyo po siya kilala, so siya po ay taga Laguna. At siya po ay nakilala bilang unang-unang tao na nakapag-record. So kaya po siya kilala. Dahil siya po ay unang Filipina na nag-record ng awitin sa Victor Recording Company sa Amerika noong 1908. So, tagal na. Tapos, ito po yung kanyang significance. Isa, dalawa, tatlo. Pinamalagay yung historical. Pero dahil ito po ay tugtog, ito ay music, hindi meron din aesthetics at meron din political. At kagaya po na nabanggit, kagaya ng ibang form, may key informant, reference, name of mappers, at date profile siya, pero meron siya mga attachment. Ito po yung mga kalakip.
yung mga prueba at mga katunayan. So, ito din po yung sample ng filled out form ng institution. So, ito naman po ay sa Capiz. So, sa Poblacion Norte. So, Dagway Sigma Hanon Incorporated. So, meron po yung picture ng opisina nila at meron pong logo. So, marami po silang naitulong para sa kultura at sining ng kape sa Isla ng Panay, kaya sila ay kasama. So, ito po, meron silang background information at meron din pong narrative description. So, kagaya po na nabanggit, may mga milestone po dito na dito po ang kanilang vision, mission, goals at structure at kung sino po yung mga tauhan kabilang dyan. So, meron din po silang stories and narratives kung sino yung mga natulungan, sino yung mga nakakilala. So, meron silang ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima na mga tao na kabilang dyan sa samahan na yan o institution na yan. So, pinagsama na po dito yung social tsaka yung aesthetic. At kagaya po nun talakay, meron din po assessment ng institution. At constraints at threats at references. So, wala na pong meron pong appendix pero ito po, mga larawan na lang yung mga kasama. So, ito na po yung huling module tungkol po sa LGU. So, nakita nyo na po kung ano po yung function at yung mga balangkas. Pero ilalagay lang po natin ito sa papel. So, ang mga data sets na kailangan po natin ay para sa civic heritage at kung ano po yung ginagawa sa policies at programs. So, ito na po yung huli natin na bahagi, yung module 10. So, para po sa LGU cultural profile, may dalawa lang po tayong data sets dito. So, yung isa ay tungkol sa civic heritage at isa naman ay cultural policy and programs. So, para po sa maikling kasaysayan ng LGU, nasa planning office po yan. Yung mga key-informant ay kung sino po yung mga tao na mapapagtanungan natin. So, yun pong legislative flat, ganun din po sa planning office at may mga key informant para po sa paliwanag ng logo o ng emblem. So, baka po yung mga kasalukuyan ng mga official sa legislativa o mga dating mga administrator, political leaders in the area, ganun din po sa planning office. Yung mga mapa, baka nasa assessor at nasa planning din at archival holdings. Baka nasa civil registry at iba pang mga tanggapan sa lokal na pamahalaan. So para po yun sa civic heritage. At para naman po sa cultural policy at programs, para sa core development principles, planning office, sa LGU supported cultural programs and projects, yun naman po ay taon-taon at yan ay binabudgetan. Kaya meron po ang planning at meron din po ang administrator. At ang mahalaga po dito sa uling 3 hanggang 5 taon ay yung annual funding at obligated para sa culture and the arts. At kung meron pong culture and the arts council, okay, kukunin din po natin sa administrator at kung meron pong ordinance, executive order sa secretary o sa kalihim ng sangguniang bayan. At kung meron pong suporta ang LGU sa culture and heritage related livelihood, yan, sa planning, sa budget, at kung meron pong tanggapan na Economic Enterprise Office, baka sa kanila din meron dokumento. At panghuli, baka meron pang karagdagan na impormasyon ay nasa Municipal Planning Administrator at sa Barangay Affairs Office naman. So, ito po yung iiwanan na legasya na pagsasanay na to. Itutuloy po ninyo yung proseso sa tulong po ng ating mga kapwa na facilitator. So, pwede nyo pong simulan yun natin na data gathering process. So, kaya pwede po kayong maghati. So, meron pong grupo na para sa civic heritage
At meron naman pong grupo tungkol sa policies, programs, and public investment on culture and development. So, yun lamang po. Maraming salamat at magandang umaga uli sa Sofronio Española sa Palawan.